بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipagpapatuloy, dudugtungan din natin ang pagtatalaki natin sa aklat ni Sheikh Salil Fauzan Hafidhullah, ang kanyang aklat na mula Kasalfiki bilang mukarrar o kitab na ating dinidiscuss, pinapaliwanag sa ating subject na fiqh. Ang pinakahuli ding topic na ating natalakay sa aklat na ito, kung inyong maalala sa episode 39, ay tinalakay natin yung mga panuntuna, mga ahkam na may kaugnayan sa tinatawag na masbuk. No? Ngayon naman ay tatalakay natin, sabi ng ating Sheikh, babun fi hukmi hudurin nisa ilal masajid. Pintuan o kabanata ukol sa pagdalo ng mga kababaihan sa mga masjid. No, yung kapag sila halimbawa pupunta sa masjid upang dumalo, umattend, sumali sa sala, o di kaya dumalo sa pag-aaral sa na mayroon sa masjid, ano yung hatol nito? Ito yung tatalakay natin, yung mga panuntunan hinggil sa pagdalo ng mga kababaihan, pagpunta ng mga kababaihan sa mga masjid. Una dito, sabi ng ating Sheikh, inna dinana kamilun wa shamilun lima salihina fi dunya wal akhirah, jaa bil khair lil muslimin rijalan wa nisaa. Tunay na ang ating relihiyon ay ganap, kompleto, kompletong relihiyon, kung saan nag-aanyaya tungo sa kabutihan natin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Jaa bil khair, dumating ang relihiyon nating Islam na may kabutihan, dulot na kabutihan sa lahat ng Muslimin, mga lalaki man o mga babae. Hindi lang particular sa mga lalaki. No. Lalaki at babae. Subalit may mga limitasyon. Ito ang dapat natin unawain. Dahil bawat nilikha ay mayroong kalikasan, lalo na mga kababaihan natin. So dapat natakayat, sumunod tayo sa limitasyon, no, hangganan na inilagay ng relihiyong Islam. No, ito yung dalil, man amila min salihan min dhakarin na untha wa huwa mu'min, ibig sabihin sinumang gumawa ng kabutihan, lalaki at babae. So pareho sa paggawa ng kabutihan ang babae at lalaki, pareho sa gantimpalo, walang pinagkaiba ang lalaki at babae maliban sa dami o sa laki ng nagagawa nilang kabutihan. So pareho sa paggawa kabutihan ang mga lalaki at mga kababaihan. Subalit itinangi ang mga babae na may limitasyon dahil mayroon silang kalikasan. No, at binigyang panuntunan, may nagnaglagay ng panuntunan, batas na may kaugnayan na tatangi sa mga kababaihan na dapat nilang sunding, at kabilang dito yung pagpunta sa masjid. No, yung pagpunta sa masjid pinahintulot sa inyo. No, kaya sinabi natin dito para maunawaan nyo, number one, napagkaisahan ng lahat ng scholar na ang pagsasala ng kababaihan sa bahay ay mas mainam para sa kanila. Itong unang dapat maunawaan, mga sisters. Napagkaisahan ng lahat ng mga eskola, batay sa Quran at Sunna, na ang pagsasala ng babae sa bahay mas mainam sa kanila. Mas mainam ang pagsasala nila sa bahay kaysa sa masjid. Ito ang dapat unawain. Subalit, pinahintulot sa mga kababaihan, pwede, na dumalo sa masjid para sa pagsasala ng jama'a o di kaya para sa mga lectures na itinatayo sa mga masjid. Pinahintulot sa inyo. No, pinahintulot na dumalo kayo sa masjid, halimbawa sa khutbah, sa Salatul Jum'ah, gusto niyo makinig ng lecture, may khutbah, gusto niyo magsala sa kasabay ng imam, pwede. Sa Salatul Tarawih, pwede. No? Dahil may nagsasala ang imam ng Salatul Tarawih, may mga dahilan, hindi makafocus sa bahay, hindi gaanong maalam sa mga ayat at gustong sumali, no, makuha yung gantimpala na kasama ng imam, walang problema. Pero batay sa kondisyon. Dapat meron kayong mga adab, mga kondisyon na dapat yung sundin. At ito ang isusunod natin. At sabi pa rito, at kapag siya'y nagpaalam
ay makruh o di kaya, ibig sabihin, at kapag siya'y nagpaalam ay makruh o di kaaya-aya na sila'y pigilan kung walang sapat na dahilan. Subhanallah, no? Kapag ang mga sisters natin, mga kababayan, nagpaalam, halimbawa sa kanyang asawa, no? At wala namang reason ang lalaki na pigilan, valid reason ang lalaki na pigilan ang babae, no? Nasa napaloob na yung mga kondisyon. So wala siyang valid reason na pigilan. Sabi namang walang mamakru, hindi kaaya-aya na pigilan ang mga kababaihan sa pagpunta ng masjid pag sila'y nagpaalam at walang dahilan na sila ay pigilan. Makru, dahil nabanggit sa mga hadith na sabi ng mahal na propeta, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Huwag niyong pigilan ang mga kababaihan, mga aliping kababaihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpunta sa mga masjid ni Allah. Wabuyutahunna khairun lahunna. Subalit, bagamat ang bahay nila, tahanan nila, pagsasala nila, pananatili nila sa bahay, pananatili nila sa bahay, ay mas mainam sa kanila. Subalit, huwag niyong pigilan. No, sila ay pumunta sa masjid kung sila ay nagpaalam. No, kung sila ay nagpaalam. So ito ay makruh. No, hindi wajib, ito ay makruh lamang. No, hindi kaaya sa isang asawa o kaya sa magulang na pigilan ang babae na pumunta sa masjid na wala namang sapat na dahilan. Okay, walang sapat na dahilan. No, ito ang mahalaga, isusunod natin. Kabilang sa mga magagandang kaugalian, kondisyon para sa mga babaeng nais dumalo ng masjid ay itong mga sumusunod. No, itong mga, may mga kaugalian at kondisyon na dapat sundin ng isang babaeng nais dapat dumalo sa masjid. Ang una dito, ang kapahintulutan ng kanyang asawa o magulang, lalo ng ama. Kapahintulutan. So dapat hindi lalabas ang babae sa kanyang bahay na walang kapahintulutan ng kanyang asawa. Ito ay dapat nating unawaan. Kahit saan nais magpunta ang babae, no? Kailangan may kapahintulutan, concern o di kaya kapahintulutan, no, magpapaalam siya sa kanyang asawa o di kaya sa kanyang magulang. Kung may asawa sa kanyang asawa, asawang lalaki, hindi pwedeng haram na lumabas ang babae na hindi nagpapaalam sa kanyang asawa. So dapat, lalo na pagpupunta sa masjid, dadalo ng lectures o di kaya magsasala ng salatul jamaah. Kasi ang wali nyo o di kaya ang nagtataguyod, nangangalaga sa inyo, ang inyong mga asawa. Kung may mangyari sa inyo o di kaya ano paman, kapahamakan, ang inyong asawa o kaya ang inyong mga magulang mananagot, karapatan nila yun. Kayo ay dapat nagpapaalam sa kanila. No, at hindi matatanggap o kaya may kasalanan, may pananagutan na kayo pumupunta sa masjid o sa ibang lugar na hindi alam ng inyong mga asawa. Ito ay wajib at kondisyon. No? Pangalawa, pananatili ng pagkamahinahon at mahiyain, yung haya. Dapat nananatili sa kababaihan, mahiyahin at mahinahon. Hindi yung subhanallah na nakikipaghalubilo, sa hindi niya mga mahram, sa mga lalaking hindi niya mahram, subhanallah, nakikipag-usap, na walang pag-iingat sa pakikipag-usap sa kanila. Subhanallah, na walang dahilan, hindi kinakailangan, nakikipagtawanan, walang, parang nawawalang kahihiyan. Dapat sa isang babae mayroong haya, mahinaon, alam niya yung limitasyon. No, alam niya yung limit sa alam niya kung kailan niya, saan niya ilulugar ang isang bagay, no? Maaring subhanallah yung pakikipagtawanan niya sa ibang lalaki, pakikipag-usap niya nang walang hindi kinakailangan, maaring paghinalaan siya ng masama at maging sanhi ng away, no, ng kanilang ng kanyang mga asawa. So ito ay isa sa kondisyon na dapat nananatiling pagkamahinaw na haya, yung modesty, pagkamahiyain. Pangatlo, ang ganap na pagtakip ng kanyang aura. So kahit hindi sa pagtungo sa masjid, lalo na sa masjid, dapat tinatakpan natin ang ating mga aura, nakahijab tayo. Okay? So ito ay natalakin natin sa mga una, yung paghijab, yung pagtakip ng aura. So sa babae kailangan nakatakip, ganap na pagtakip ng kanyang aura. Hindi katulad halimbawa nakahijab naman yung babae, subalit may fit, no, maiksi, no, o kaya manipis yung hijab, yung abaya. Hindi matatawag na abaya, hijab yung ganung kasuotan.
no, dapat ang hijab ay maluwag siya at makapal na kasuotan, hindi nakikita yung sa loob o di kaya hindi manipis, no, dapat at hindi rin maiksi, no, mahigpit o di kaya maiksi, dapat medyo maluwag yung abaya, yung hijab, dahil yan ang kondisyon na kondisyon sa pagtakip ng aura o yung tinatawag na hijab. Pang-apat, pag-iwas sa pagpapabango at pagpapalamuti. Ito rin ay pinagbawal sa inyo, no? Paglalabas kayo ng bahay, bawal, haram na kayo ay nagpapabango, kayo ay nagpapalamuti, no? Ito ay pinagbawal sa mga kababaihan na nagpapabango, no, pag sila ilalabas ng bahay. Nabanggitin sa hadith, sinumang nagpabango at naamoy ng kalalakihan, no, ay subhanallah, kung di ako nakakamali, ito ay siya ay sinusumpa, no, dahil sa fitna na napupukaw niya. Ganun din yung pagpapalamuti, sobrang pag-make up, no, tutungo lang sa masjid, huwag tayong sumobra sa pag-make up, no, na ito ay nagiging sanhi, nagdudulot, nagiging sanhi rin ng fitna, no, nagsasanhi, nagdudulot ng fitna, lalo na kapag ang babae hindi nagtatakip ng mukha, nag-hijab lang siya, nakabelo, pero ang mukha niya hindi niya tinatakpan. So pagmamalabis sa pag-makeup ay nagiging sanhi ng fitna. Ang pag-iwas sa pakikipaghalo sa mga kalalakihan, yung free mixing, no, yung pakikipaghalo sa mga kalalakihan, dapat kung tutungo siya sa masjid ay iwasan niyang nakikipaghalo, no, sa mga kalalakihan. So kaya nga ipinag-utos sa inyo na kapag halimbawa pagkaraan ng masjid, kung araw na kung Jum'a khutba, ay kung maraming lumalabas na mga kalalakihan, patapusin mo muna na makalabas ang mga lalaki bago ka, kung ang daanan isa lamang ang inyong dinadaanan ng mga lalaki at mga babae, hayaan nyo munang makakumunti, no, makalabas ang mga kalalakihan lumabas, saka kayo lalabas. Pero alhamdulillah, sa mga masjid naman natin, kadalasan ay iba yung pintuan at daanan na dinadaanan ng mga lalaki at iba yung pintuan at daanan na dinadaanan ng mga babae. So dito natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, sabi din ng ating Sheikh, dito natin mapapagtanto kung paano inalagaan at pinangalagahan ng Riling Islam ang mga kababaihan, no, mula sa fitna. Nasa pinangalagahan, inalagaan ang mga babae, kababaihan natin. Mahal natin sila, nirerespeto natin sila dahil alam natin yung kalikasan nila, no? At dito natin mapapagtatanto kung paano pinigyan ng halaga, itinaas ang antas ng mga babae, no, sila ay kamahal-mahal, napaka taas ng antas nila sa relihiyong Islam. Pinangalagaan natin sila, no, at nilalayo natin sila sa kapahamakan, sa fitna, tukso, kapahamakan at masasamang bagay, no. Ito ang hindi taliwas kalimbawa sa lungat sa pagtrato ng Western sa mga kababaihan. Ito ay tinalakay din ng ating Sheikh dito na huwag natin silang tularan, na ang mga babae ay hinalintulad nila mismo sa ginagawa ng mga kalalakihan. Walang pinagkaiba, no, sumobra sila sa limitasyon, no, naghahalo-halo ang mga babae at mga lalaki na parang walang limitasyon, parang walang panuntunan, walang relihiyon, at ito ay nagdulot, sabi ng fitna, no, nagdulot ng napakaraming pag nangyari yung zina, no, hindi kaaya-aya, no, kalaswaan, o kaya dahil sa pagtrato, no, pag-alintulad nila ng mga kababae at mga kalalakihan na hindi nila binigyan diin ang kalikasan ng mga kababaihan. So ito ay labag sa ating Riling Islam. Huwag nating tularan ang mga pag-aanyaya ng mga hindi mga mananampalataya. Sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam, labis na nakakaalam sa mga kanyang nilikha. No, siya ang nakakalam sa mga kababaihan na mayroong limitasyong kalikasan ang mga babae. Kaya may nilagay na limitasyon dahil ito ay para sa kabutihan nyo at hindi magdulot ng fitna, kasamaan. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang labis na nakakaalam sa kanyang mga nilikha. Alhamdulillah, ang Islam ang ating relihiyon, ang ating panuntunan ng buhay. So dito na lamang ang ating matatalakay sa paksang ito. Wa akhir dawana. Kung mayroon man kayong katanungan, inshallah, ipm nyo lamang
lamang sa akin. So wa akhiru dawana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.